Hello mga bossing! Welcome back to my channel. Yung araw na ito mga bossing ko ng Martes, nag-iisip ka ba kung ano po ang mga magaganda na pwede natin gawin upang sa ganun ay tuloy-tuloy po ang pasok po ng swerte po sa atin mga bossing. Kung kayo po'y isa sa mga naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ako po'y may tuturo sa inyo na very powerful na mga pampaswerte upang sa ganun kung kayo po'y marami mga pangarap sa buhay, wala maging balakid po dito at mga very smooth nyo makamtan ang kaswertehan. Kaya kung kayo po'y naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Isa sa mga napakarami mga pangarap sa buhay, sa inyong sarili at maging sa inyo pong mga anak. Bukod sa sipag at tiyaga at pananalig sa mahal na Panginoon ay sabayan po natin ang mga pampaswerte. Dahil sa panahon ngayon, samot-samot ang mga nagaganap kung kaya't kailangan eh, sabayan natin ang pampaswerte dahil hindi po sa atin sasapat ang panaysipag lamang. Ayan, hindi po sapat ang panaykasipagan o sabay pagkayod lamang po pala palagi. Kailangan po dito mga bossing ko ay sasabayan natin ang mga pampaswerte para yung mga kamalasan na darating po sa atin ay hindi po natin matatamo. Kasi ang masaklap, kumayod kalabaw ka na, tapos bigla kang dadalihin ng kamalasan, ay Diyos ko po Lord. Kumbaga, hirap na hirap ka na eh, minalas ka pa, nakakaano yung mga ganyan sitwasyon, nakakasigaw sa langit. Para hindi ka malasan, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, subukan niyo po ito. Unang-una mga bossing ko, kung ikaw ay ang pangarap po ninyo ay tungkol sa usapin ng pera. Kasi sa panahon ngayon, pera po talaga mga bossing. Ang gawin niyo po mga bossing, kumuha po kayo ng lapis. Ang lapis sa ating gamitin, kahit hindi ganun malinaw, ay okay lamang po ito kasi ang lapis ay nagmula sa kalikasan. Kapag nagmula sa kalikasan, napakaswerte po ang dulot po niyan. Kagaya na nabanggit ko sa inyo, tubig ulan, yan po ay nagmula sa kalikasan kahit hindi nyo nalagyan ng asin at saka suka, swerte po ang dulot po niyan. Ganon din po ang lapis. Pero kung wala kang lapis at ballpen lamang po or pentel pen ang meron po kayo, ay di okay na rin po yan mga bossy. Basta kung ano meron kayo ngayong araw na ito para makaharap ka lang sa may silangan, manalangin ka ng taimtim na mula sa inyo pong puso. Lagi po tatandaan mga bossing, bago po kayo gumawa ng mga pampaswerte, huwag niyo po muna kakalimutan, unahin po muna natin ang manalangin sa mahal na Panginoon. Yung lagi po sinasabi rin na magtapon ka na magtapon ng mga kamalasan. Kung may mga pinagdadaanan yung mga kamalasan na yan, itapon niyo na po yan, sabi, i-throw away niyo na yan at huwag na muling bumalik pa. Dahil hindi niyo sila kailangan, ang kailangan natin ay kaswertehan at matupad ang mga pangarap po natin sa ating pong buhay. Ngayon po mga bossing, pagtapos na po kayo manalangin, pero hindi ko po sa inyo nirerekomenda ang manalangin na kapag po kayo ay bagong gising lamang. Kasi hindi kayo makakapag-focus. Yung matipo na inaantok ka pa, hikab ka ng hikab. Kaya kailangan mga bossing, kayo po gising na inyo pong diwa. Kayo po ay magkapi-kapi muna bago ka magdasal. Para daman-daman nyo po yung dinadasal po ninyo. Hindi po kayo hikab ng hikab. Nalanalangin ka hikab ng hikab, nangawit na ang pangasa kakahikab. Hindi naman natandaan kung ano yung mga dinasal dahil nga po sa pag-antok na antok pa kayo. Kaya kailangan gisingin nyo muna ang diwa nyo, kapi-kapi ka muna bago ka manalangin. At pagkatapos mga bossing, humarap ka na sa may silangan pagtapos ka ng manalangin. At kayo po, pero pag kayo nananalangin mga bossing sa silangan talaga ha, kahit nananalangin kayo sa mahal na Panginoon, silangan po talaga ang maganda mga bossing ko. Pero kung halimbawa ang inyong altar ay nakalagay na yan sa kanluran, edi okay na po yan mga bossing. At yan po, mag-ukol ka lamang po dyan ng mga alay, mga tubig, tubig ulan, maglagay ka ng tubig ulan sa altar, tapos mga candies, mga tsokolate, or kaya mga oranges, ayan, mag-alay ka po dyan. Pero ugaliin nyo po sa umaga sa may silangan ka, manalangin kahit sa mahal na Panginoon. Ngayon po mga bossing, pagtapos na po kayo, kumuha po kayo, excuse me po, kumuha po kayo mga bossing ko ng lapis, or kaya pentel, or kaya po ay ballpen. Ayan. Alam niyo po ba mga bossing ko, para ako gising na gising, nakakailang kape ako kada ako yung magbibidyo. Kaya madalas na nadidigay ako, yung mga ganyan, nabusog po ako sa kape. Ngayon po mga bossing, para alive na alive ako kasi ayoko na ako po'y lulugulugot inaantok pag ako'y humarap na sa camera. Ngayon po mga bossing, ito na. Kayo po'y umupo dyan, mag-Indian seat ka. Isulat niyo po dito yung matagal niyo na pinapangarap na amount. Pagtapos ko ano may mga pinapangarap nyo, isulat nyo sa paan nyo.
Kung ayaw nyo na makita ito at meron kayong lapis, kaya kagandahan din po ay lapis kahit na sabi mo hindi tatalab ito sa balat ninyo, pero at least yung po ay sinulat po ninyo, alam nyo kung ano sinulat ninyo, kahit hindi siya ganun kalinaw, okay na po yan mga bossing. Tapos manalain ka ng time team, sabi nyo, dalhin kayo kung saan kayo suswertihin, magtagumpay ka sa buhay, huling paghihirap nyo na ito, kailanman hindi na kayo maghihirap, proven po yan na maswerte. Basta ayuda ng mga salitay ng mga magaganda, ganun din po ang sipag at syaga. Kasi kahit ano pong gawin nating sulat po dyan, kahit kayo po ay magsuot ng mga pampaswerte, kahit bumili kayo na bumili ng mga pampaswerte at ang inyo pong problema ay tungkol sa pera, at tayo po ay uupo lang at mag-aantabay kung kailan tayo may darating na pera, kung kailan tayo tatama, wala pong magaganap na swerte sa pera. Kailangan po yung magsumigasig tayo sa buhay, double time tayo, lalo-lalo na kung marami kang panganak sa buhay. At pagtapos, subukan nyo pong sabayan ng mga pampaswerte at huwag kang makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Ewan ko na lamang kung hindi very smooth yung makamtan ang lahat ng mga pinapangarap po ninyo sa inyo pong buhay. Kaya kung kayo po yung isa sa mga naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan at marami kang mga panganap sa buhay, subukan nyo po itong gawin mga bossing ko. Proven po ito na maswerte. Yun lang po mga bossing. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Good luck po sa inyo lahat. Salamat po.